is nabuo siya nung February 2018. Yung partner ko kasi before is sa resto business din nag-work dati. Former service, ano siya, service staff. Marunong din siya magluto. And then, yun, napagkasunduan namin magkayo ng business sa Muntinlupa, which is food park. So food park kasi ang hinahanap ng demand is kailangan yung food mo is unique. So, ayun, nag-isip kami ng food na very interesting na maririnig ng tao or very unique yung flavors na para pag natikman ng mga customers is masasabi nilang kakaiba yung food na sineserve namin. Yung Muntinlupa is hindi siya natuloy. Kasi habang inaantay ko nun yung construction ng food park, naisip ko na waste of time kung aantayin ko siya na matayo, eh pwede naman akong magbuo na ng business as home base para habang inaantay ko. So, at least may income ako. So, yun. Simula yung online delivery dun sa part na yun. So, ako lang yung chef nun. Tinutulungan lang ako ng partner ko. Pag may orders, ako yung nagluluto ng food, nagpe-prepare ng food, nagma-market ng ingredients. Ako din yung nagde-deliver. So, sobrang mahirap siya pero at the end of the day, parang pag nagkaroon ka ng happy customers, nawawala lahat yung pagod mo. Nag-start kami dalawa lang, then after siguro 2 months, ganyan, parang nawala yung passion nung partner ko. So, syempre, naiwan ako mag-isa. So, sabi ko, bakit ako mag-i-stop? Kasi nasimulan ko na eh. Kumbaga, kaya ko naman mag-isa at first. So, sabi ko, hanggat kaya, kakayanin ko. Sabi ko, siguro naman may darating din na magiging ka-partner ko in the future para magtuloy yung business. Na-meet ko si Gio Torres. Sa una, customer ko siya. Na gustuhan niya yung food na dinala ko. And then, yun, nagkaroon din siya ng idea since matagal na rin siyang employee sa office. Naisipan niya na rin na mag-switch siya ibang venture. So, yun. Then, nagustuhan niya yung food ko. Naging interested siya in business. So, sabi niya sa akin, partner na lang kami. Yun, dun na nagsimula yung Pepeng Hapon version 2. Right now sa kitchen, meron na akong admin, meron na akong sushi girl, meron na akong line cook, tapos next week, meron pang mag-enter na dalawa na line cook. So, ngayon, at least, yung mga orders is na kakayanan rin. Dati kasi ako lang talaga mag-isa eh. Sariling gawa, sariling linis. So at least ngayon, kaya na nung team. So yun, nung struggles ko sa buhay, maaga ako nagkaroon ng responsibility. So, hindi ko nadaanan yung usual na dapat dadaanan ng binata. Maaga akong kailangan kumilos para sa hindi na lang para sa sarili ko kasi may responsibility na ako din. Dati kasi habang nagwo-work ako is nag-part-time ako ng catering services. So pag wala akong pasok sa work ganyan, nagki-cater ako sa mga office ganyan, seminars, trainings. So, yung unang business talaga is catering. So, yung mga natirang gamit before is nagagamit ko pa rin para dito sa Pepeng Hapon. So,
sa mga pinagtrabahuan ko dati and then yung mga kinita ko abroad. So, kinumbayin yun dun sa, syempre, tinulungan din ako ng parents ko. Kasi kaming tatlong magkaapatid, kahit na may mga sarili-sarili na kaming career, is very supportive pa rin yung parents namin sa mga kanya-kanyang career namin magkakapatid. So, yun yung maganda sa family namin, ganyan. Parating nagtutulungan, parang sa mga problema, kami-kami lang din yung nagsasolve. So, very strong yung foundation ng family. And that's why siguro, na-inspire akong mag-business kasi alam ko, nandyan sila parati to support me. Ang unang naging challenge ko is yung making the menu. So, di naman siya parang challenge. Pero, mahirap kasi siyang ano yun eh. Kasi, per details talaga yun. Kung bago ko nagawa yung isang dish is marami akong naisip, maraming ideas. So, yung challenge is yung paano mo i-compress yung ideas na yun para mag-concentrate sa dish by dish. Ang inspiration ko kasi sa life is yung dalawang anak ko. So, lahat ng bagay na ginagawa ko para sa future ng dalawang kids ko. And at the same time, ito kasi yung passion ko simula pa nung bata ko. Nag-enjoy kasi ako working in the kitchen pag nakakagawa ko ng mga new dishes. So, rewarding yung feeling ng pagiging isang chef. So, yan, ginagawa ko para sa sarili ko, para sa especially sa mga anak ko. Si Chef Mark kasi, friend siya nung best friend ko nung high school. So, mga April or May, yung mami nila, si Tita Chit, nag-message siya akin sa Facebook. Sabi niya, Gio, si Mark may ginawang business, try niyo naman. Ganun. So, syempre, suporta naman tayo, di ba? Di, ang ginawa ko noon, kinunta ko si Chef Mark. Tapos sabi ko, sige po, order kami ng ganito, papatikim ko sa sa mga office mates ko. Tapos, ayun, modesty aside, lahat nung nakatikim, nasarapan. Na-realize ko yung potential ng business. Nag-offer ako kay Chef Mark na kung pwedeng mag-partner kami, tulungan ko siya mag-marketing, gano'n. Kasi, kapal naman yung mukha ko. So, ganyan, kaya nag-offer ako. Pumayag naman siya, kaya, ayun, naging partners kami sa Pepeng Hapon. Sir, regarding sa marketing, bilang isang startup company, syempre nagiging challenge natin yung pagpapakilala. Ang naging strategy namin, kasi nga po, bilang startup, hindi pa siya kilala, or kaka-start lang namin this year, humanit kami ng mga kaibigan naming vloggers. So, yung social media kasi, sobrang laking tulong niya sa lahat ng business, sa totoo lang. So, kapag nagawa mo, or nagamit mo na maayos sa social media, hindi lang siya pang Facebook, hindi lang siya pang Twitter, or pang post ng mga foods mo, pang business din talaga siya. So, naging super thankful kami sa mga kaibigan naming vloggers about doon. After, may isang vlogger na tumulong sa amin, dire-diretso na yung ordering sa amin. Ordering ng Pepeng Hapon. So, sobrang powerful po ng social media. Ginagawa din namin yung usual or yung what you call old school. Siyempre, mag-i-email tayo sa mga companies. Tatawag natin cold calls, tatawagin natin sila randomly, mga companies. And then, naghahanap din kami ng mga partner companies na at least pwedeng mag-cater kami sa mga events nila or trainings. So, kami din mismo dito sa team, si Gio, and then ako, si Kuya Mark, naghahanap kami ng mga leads, kami po mismo ang pumupunta sa mga kumpanya na yun para kausapin yung admin. So, talagang mano-mano ang nangyayari. Kapag nag-startup ka kasi, syempre, kaya tinawag siyang startup, hindi ganun kalaki yung pera namin para mag-start ng
malaking network. So kailangan mong tiyagain araw-araw. So mano-mano mo silang dadalawin. 95% ng mga customers, kahit yung mga celebrities na nabigyan namin ng food, hindi yun talagang scripted eh. Talagang nasasarapan talaga sila. Ngayon yung mga customers, pag nagbibigay sila ng feedback sa amin sa IG, sa Facebook, sasabihin nilang sarap. Meron pa nga kanina yung Korean pa na sarapan. So nakakatuwa din kasi para sa akin kasi ang hirap ma-please ng tao pag sa food eh. Diba hindi yan basta magsasabi ng masarap kung hindi naman talaga for the sake of ano, parang pleasing us, hindi naman nila tayo kilala, diba? So pag sinasabi nila talaga na masarap, ano yun? Talagang totoong masarap yan. Pero minsan kasi hindi maiiwasan dahil yung mga adjustments na ginagawa namin. Yung kagaya pag nalilate, ganyan, minsan yun yung isang sa mga challenges namin. And yung, kailan ba yun? A few days ago, merong customer na naka-receive ng yung sushi sa pagmamaneho na nawala sa ayos. So ang pangit nung yun siya medyo hindi siya masyado naging satisfied. Pero ang comment naman niya overall, masarap naman daw yung food. Kaya lang kasi yung presentation hindi na siya Instagrammable ganun. Pero ayun, kapag nagkakamali naman kami, humihingi naman kami kagad ng sorry and totoo naman talagang bothered kami sa mga ganun. Hindi namin yung pinapabuwalang bahala lang na isang customer lang naman yun. Kasi kahit isa lang yun, ano yun eh, parang reflection yun ng isang population eh, diba? So, ano talaga kami? Customer-centered kami. Kung ano yung gusto nila, ina-adjust namin. Actually, dati tinanggal namin yung mga ilan sa mga rice meals. So, merong mga nag-request na ibalik. At ibinalik namin. Kasi ano eh, minsan yung iniisip namin, kala namin tama, pero pag sinabi ng customers na ganito yung gusto nila, so yun yung mas nasusunod sa amin. So yung mga pagkain namin, pwede siya pang lunch, dinner, merienda, and kung meron kayong mga events, meron kayong mga parties, and mga meetings sa office, ganyan, sa mga nag-work sa iba-ibang industry, like yung BPOs, ganyan. Try niyo po yung Pepeng Hapon. And invite po namin kayo. Mag-open po kami ng unang stall namin sa Luneta, kung nasaan ang ating pambansang Pepe, si Jose Rizal. And mga this August po yan, abangan po ninyo yung aming post sa FB and IG. Nakikita ko kasi sa Pepeng Hapon is maging family-oriented na restaurant. Gusto kong yung Pepeng Hapon is maging venue para ma-enjoy ng mga tao na pupunta sila doon, buong pamilya. Since na nabuo siya through the support of my family and friends. So gusto ko yung Pepeng Hapon is maging venue para sa mga magkakaibigan, magkapamilya, to celebrate whatever occasion na meron sila. So yun, gusto kong magkaroon siya ng Pepeng Hapon in every location sa Metro Manila. So lahat ng pamilya is mahandaan namin ng masasarap na Filipino and Japanese food. Ang kakaiba kasi sa Pepeng Hapon is yung pangalan pa lang, sobrang iba na siya. So pag narinig mo yung Pepeng Hapon, maraming may isip yung mga tao, ganyan, para mag-curious yung mga tao. Ano ba yung Pepeng Hapon? Parang, anong meron ang Pepeng Hapon na pag narinig mo is, yun, parang yung iba, hindi nila alam, restaurant pa rin yung Pepeng Hapon, ganyan. So, nung nalaman nila na Pepeng Hapon is serving Filipino and Japanese food na pinag-combine. So, yun, sa pangalan pa lang, masarap na. Masarap talaga ang Pepeng Hapon. Kami kaming gustong pasalamatan, no? Lahat yung mga tumulong sa amin. Na, syempre, yung mga customers, number one. Then number two, yung mga celebrities, yung mga vloggers na tumulong sa amin. Kasi, though nag-offer kami and nagbigay kami ng food, ang tingin namin, hindi siya katumbas nung
tulong na binigay nila sa amin. Kasi yung suporta na binigay nila sa pag-vlog and pag-accommodate sa request namin is ang laki ng impact sa amin. Kaya gusto namin pasalamatan, number one, si Miss Kenjay, and si Icy Mendoza, si Paninay, si Mike Labares, DJ Mike Labares, sila DJ Samoy G, Tony and Slick Rick, and sila si Sir Alex Calieja, si Sir Fabio Ide, tsaka si sister niya si Lulu Ide, at tsaka si Nar Cabico. At tsaka si Miss John Villablanca and Derek Ramsey especially. And marami pa kami mga naka-line up ngayon, like sila Miss Lai Austria, sila Tiffany Generoso, Kate Trahano. O yun, si Kate Trahano. And si Steven Silva, ayan, nagko-communicate na kami. And pinakamalaki talagang natulong sa amin, ha? Si Miss Tina Arches and si Raisa Contawi. No, after nila ginawa yung vlog na yun, sunod-sunod yung pag-like sa amin. Oh, talagang walang humpay yung pag-follow sa amin sa IG. And Samantha Claire Gorospe, gumawa ng logo namin to. Si Samantha Claire Gorospe gumawa niya. Yan, galing ang graphic design. Ngayon ko na-realize na ang laki pala ng impact niyan sa business sa panahon ngayon. Yung social media, hindi mo pwedeng sabihin hindi importante yung Facebook or IG. Kasi ang daming mga negosyo and mga employees, pamilyang natutulungan niya. At syempre yung mga family and friends namin ang sumusuport sa amin, isa rin sila sa mga tumulong sa amin lalo nag-uumpisa pa lang kami. Sila yung mga umu-order eh. Yung mga office mates ko sa Magsaysay, diba? Laging yan ang pagkain na. At saka sa Bangko Sentral, mga kaibigan ko dyan, panay-panay sila umu-order at saka madadami. So yun yung mga tumutulong sa amin unti-unti, kaya kami nakaka-build ng business. Thank you, Taylor. Lord, thank you.